Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta kayo dyan? Kumusta mga kahabi? Ito na naman ang inyong lingkod na si Vince. At welcome back sa aking channel. Yun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please subscribe to this channel and hit the notification bell, please. Para ma-update kayo sa mga aking mga susunod na video. Marami pa yan, marami pa mga video yan. Ayun na nga, dahil Pasko ngayon mga kahabi, ano pa nga ba? Mamimigay tayo, ito, pulang-pula tayo eh, oh. Mamimigay tayo ng mga SP. So, meron akong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang SP na ibibigay sa aking dalawang kaibigan. Makita niyan mamaya. Okay? So, since Pasko nga, ayun, bibigyan ko sila. Mga beginner species lang tong mga to. Kasi beginners lang naman sila, bali, tuturuan ko pa lang sila na mag-alaga. Dito rin yan sila nakatira sa Saudi. Okay, mga OFW din natin yan, mga kababayan. Kaya, since Spirit of Christmas is the Yuletide season, let's give gifts. Kaya, i-rehouse natin tong limang to. Okay? Pero bago ang lahat, please like and share. Tapos, i-play muna natin yung aking intro. Let's go! Yon. So mabilisan lang, no? Hinugasan ko na tong mga to. Nabutasan ko na rin yung mga takip niya. Hugas na yan, malinis na. Mabilisan, lalagyan natin ng substrate yung mga yan. Yan, okay, para makita niya. Ito yung ating substrate. Ganun pa rin. Gamit ko ay coco peat plus yung garden soil na combination ko, para hindi masyadong dry. Kasi pag coco peat lang, masyadong nagiging ano eh, mahina sa ano eh, sa tag-init eh. So ito maganda kasi yung garden soil medyo mas absorbent siya. Pero lalagyan din natin ng live moss. So game, lagyan na natin to ng mga lupa at yung live moss. Yon, ganyan lang kasimple yan, di ba? So, gagawin natin yan sa lahat. Magta-time travel lang tayo, lalagyan natin tong lahat. Alright, let's go! Yon, oh, tapos na, di ba? Ayan na nga. So, napaka-presentable ng itsura, di ba? Pang-Christmas na pang-Christmas, oh. Oh, bakit yan? Oh, pamas po ang hindog. Di ba? With all the reds and greens. So, anong SP tong mga to? Isang Chaco Golden Knee or ang Grammostola Pulchripes, tapos apat na Honduran na Albopilosus, Tliltocatl Albopilosus. Yan, medyo maliit pa sila dun para dun sa kanilang mga enclosure, pero mabilis naman lumaki itong mga to. Medium to fast growers naman itong mga to, kaya napaka beginner species nila. So, yan talaga ang pangregalo pang para sa mga gustong matuto. So, ito talaga yan. Kaya i-rehouse na natin isa-isa. Pisa natin din sa mga albo. Yan, no? Oh. Isang mold pa yan, inch na yan. So, dahan-dahang lipat lang. May mga friends. Yan. Tapos takpan mo tapos lagyan mo ng ano, lagyan mo syempre ng pangalan. Ayan o, Tliltocatl Albopilosus Honduran. O yan, yung sa mga bagong tuto pa lang, please buuin nyo yung pangalan, kasi pag naghanap sila ng care sheet sa Google, yan, makikita nila yun, kumakalat kasi yung ink nito eh. So, ayan. Makikita nila yung hahanapin nila. Alam nila yung hahanapin nila. So, ilagay na natin lahat tong mga to. Paspasan na natin. Uy, natumba pa. Paspasan na natin. Tapos, ito yung Chaco. Ang Grammostola Pulchripes. Okay.
Yon, ayos, 'di ba? Oh, napaka-presentable niyan, mga chong. Nagkatinta pa ako ng ballpen, ah, grabe ah. Ayun, so bali isang Chaco, tapos apat na Albo. Yan ang ibibigay natin. Makikita nyo mamaya kung sino yung pagbibigyan ko nito. Okay? So, ipa-fast forward natin itong video. Pero bago ang lahat, please like and share this video. At kung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the bell notification button. Alright? Yo! So, ayun na nga. Eto na. Merry Christmas sa lahat. Binigay ko na yung mga regala natin na beginner species sa kanila. So, bibigyan lang natin ng konting tips itong mga kaibigan ko, ha. So, ganito yan, mga chong. Ito kasi terrestrial species yan. Meron kasing tatlong species. So, arboreal, fossorial, terrestrial. Itong mga itong binigay ko sa inyo ay terrestrial species. Terrestrial. So, dyan lang sila sa lupa. Hindi sila masyadong naguhukay or ano. Pero slings pa kasi yan sila. Mga maliliit pa, spiderlings. So, may tendency na maghukay sila. Pero hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Konting chance lang. So, ang pagpapakain yan, every 3 days, bigyan nyo na sila ng isang maliit na lats. Yung binigay ko sa inyong feeders. Kasi binigyan ko din sila ng Blatteralis germanis, yung mga lats ko dito. Binigyan ko sila. Kaya, papakainin na lang every 3 days. Tapos, i-mist nyo, yung tubigan nyo, yung part na may live moss. Yung part na may live moss, every week lang, once a week lang. Lagyan mo ng tubig yung part na may live moss para may ano sila, may water source. Ganyan lang yan, kasi hindi naman nila kailangan ng masyadong maraming tubig. Malita. So, kaya nilang tumagal sa lalagyan na yan ng mga, sabihin nating mga 5 to 6 months. Ganyan, hindi mo na sila kailangan ilipat. Pero pag lumaki na yan sila, yan, kailangan mo nang bigyan ng mas malaking lagyan. Oh, mas malaking tirahan. So, ito kasi ang mga pinaka beginner species, ideal yan sa mga nag-uumpisang magtarantula. So, hindi sila mahirapang mag-adjust, pakain tsaka tubig lang ang aasikasuhin nila. So, ayun, mabilis to, medium to fast growers yung mga yan, kaya hindi kayo mahihirapan na alagaan. So, ayun, Merry Christmas sa lahat. Thank you. Okay, so sana marami din kayong mga exotic pets na natanggap ngayong Pasko. Kaya happy holidays na lang. Merry Christmas, Happy New Year. Ito pa rin si Tiz Convince. Please like and share to this video. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button at isama nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga videos. A few moments later. Yo! So, ayun na nga kagabi. Nakita nyo, binigyan natin yung dalawa kong tropa. Si Ink Mac tsaka si Ink Brayon. Mga tattoo artist dito yun sa Jubail. So, sila responsable sa mga tattoo ko. Yan. Pero, binigyan ko sila ng tagdalawang slings. Yung Tliltocatl Albopilosus at saka yung Grammostola Pulchripes. So, ngayon naman, bibigyan din natin ng parehas na tis. Ito naman si Boss Rolly. Okay, ganun din. So, bibigyan ko siya, paambunan ko ng Merry Christmas na regalo. Pupunta tayo ngayon ng Katif at magbibigay ng mga gagamba. So, see you around. So, since nandito na kami sa Katif, dumaan na ako dito sa exotic pet shop dito. Bumili ako ng konting mga kailangan ko para sa aking mga alaga. Tapos, sinight lang natin to, no? Ayan, mga wild chameleon. Parang gusto ko lang mag-aalaga nito, eh. Ano kaya sa tingin nyo, no? Yun, so ayun na nga, nandito na ako sa Katif. Kasama ko si Boss Rolly. Ibibigay ko sa kanya itong dalawa nating slings dito para meron naman siya mapagkatawaan, no? Pagkakalibangan niya. Yan, Christmas gift ko yan sa kanya. Salamat, sir. So, ayun. Baka gusto mong batiin yung pamilya mo, boss. Ibablog natin ito. Ibabati ko yung pamilya ko sa may Imus Cavite, sa may Pasumbuaya. Villa Verde Subdivision. Ayos! So, Merry Christmas, guys!
Yon, so dito na nagtatapos ang ating Christmas vlog. Alright, sa mga naregaluhan ko, naambunan ko ng slings ngayong Pasko. I hope mapalaki nyo yan. I hope i-update nyo ako. I-update nyo ako. At i-update ko rin kayo guys kung kumusta na yung naging mga tarantula nila. So, sa mga susunod nating video yan. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and like and share this video kung nag-enjoy kayo. So, sa muli, Merry Christmas sa lahat. Have a good day and God bless y'all.